naman po. Dahan-dahan naman po. Ikaw kasi na, alam mo daanan niya, tapos nanyagaya ka, nakaupo. Ako naman, late na ako sa appointment ko, kasi hindi ka nag-iingat. Nay! Kuya, ano pong problema? Huwag sabihin mo kasi nanay mo, alam kong daanan, tapos nandiyan, nakaharang. Ano ba yan? Kuya, huwag na po na kayo magaling. Hindi eh. Ano kasi yan eh. Tuloy, late na ako, baka iwanan na ako ng mga kasama. Kuya, sabihin na. Parang payo pa ang nagsistresa dito ah. Ang aking ninanasaktan na. Eh kasi siya, maharara, nagpamadali ako. Nagpamadali akong tao, tapos haharangan na ako. O, ba't parang kayo pa ang galit? Hindi naman. Eh, kasi naman nagpapaliwanag lang naman ako eh. Huwag na huwag kayong dadaan dito kung hindi. May mangyayari sa inyo. Bahala na nga kayo dyan. Next. Hello. Nakita mo? Ano? Anong pinagyaya ba mo kanina dyan? Papahuli ako sa'yo! Mataas! Pasensya na po na traffic lang po sa labas. Ito nga pala yung kalahati na napagkasunduan natin. Ang kabuuan niyan ay makukuha mo sa katapusan ng buwan. Basta ipangako mo na makukulong si Lauron. Are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. Bako po sir, ano pong kasalanan ko? Sir, wala po ang kasalanan. Ngayon, wala akong kasalanan. Ano pong nangyari? Ano pong kasalanan ako? Melvin, nakakata yan. Nay, wala po akong kasalanan. Nay, takot ako. Ayokong makulong. Ano po akong kasalanan eh. Hindi ko po ginawa yung binibintang niya sa akin. Inay, tulungan niya naman ako. Wala naman po akong kasalanan eh. Inosente po ako, sir. Pero... Nasaan ka nung araw na naganap ang krimen? Nung araw po ngayon, may kasama ko po ang aking girlfriend sa kanilang bahay. Napagkalaman ko na nagkaroon kayo ng alitan ng biktima. Opo. At pinagbantaan mo ito, na yung mangyayaring masama rito. Opo, dahil ito po ay nadala lang ako sa matinding damdamin ng mga araw na yun. Sino na po yung alam? Sinabi niyo kung oo na may alitan at pinagbantaan, sapat na po yun para hindi ang nakasaktan. Picture perfect.
just like the night before. Here we are, breathing the air again. Maaari bang ituro sa hukumang ito kung sino sumaksa at pumatay sa biktima? Hindi totoo yan! Sales in the court! Mali ang pagkatakong sa akin! Ito na yun, hindi Tony, tinungan mo naman ako. Dinidin nila ako sa paas ng bahala. Ako pinakamagaling na abogado. Nay, anong gagawin natin? Hinahok kayo mag-ina. Ako ang bahala. Tony, tinungan mo kami. Pangako. Tapos ang masusing pagdilitis, ikaw, nasasaktan si Melvin Lauron, ay napatunayan ng kasala sa sarang pagmatay sa biktima si Lauron Salapare. Hinahatulan ka ng hukumang ito ng paghabang buhay ng pagkakot. Ako'y isang simpleng kabataan na may pangarap at may hangarin sa buhay na nasangkot sa isang pangyayaring bumago sa takbo ng aking buhay. Napagbintangan ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa at kahit kailan di ko kayang gawin sa aking kapwa. Oo nga't nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan dahil nasaktan niya ang aking mahal na ina. Ganun pa man, hindi ko pa rin kayang kumiting ng buhay. Tila ba napagkaisahan at napagkaitan ako ng hustisya. Andito ako ngayon at napapaligiran ng rehas na bakal. Pinagdudusahan ang kasalanang hindi ko naman ginawa. Bakit ganito ang hustisya? Tila ba nakapiring at nagbubulag-bulagan sa katotohanan? Tawa ka pa. Ako lang naman ang magmamana niyan eh. Tanong mo ba kay Papa? Di ba parehas tayo ko, anak ni Papa? Alam mo ba? Parehas nga tayong anak, pero ako ang tunay na anak ni Papa. Hindi ako naniniwala sa'yo! Itanim mo dyan sa utak mo na hindi ka anak ni Papa. Ampun ka lang! Pamilya niyo rin ako, kaya huwag ka magsalita ng ganyan! Sampid ka lang sa pamilyang to. Naawa lang sa'yo si Papa, kaya ka kanyang inampon. Sumusobra ka na! Tandaan mo kasi yon, ampun ka lang, wala kang karapatan dito sa pamilyang to. Kumari ka, umalis ka na eh. Tatandaan ko rin yung mga sinabi mo. Kung di lang ako nasunod kay Papa. Ito ang aral ng buhay ko. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Dahil sa bandang huli, ito rin ang magdadala sa iyo sa kagipitan. Katulad na lang ng ginawa ni Kristo. Kahit na siya'y pinaratangan at inakusahan ng mga tao, patuloy niya pa rin itong minahal at tinanggap kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kaya naman, ito ang aral ng buhay ko. At may isang kasabihan na akong bibitawan. Na kapag binato ka ng bato, batuhin mo na lang ng tinapay.